pag humuhuni yung wago, may mamamatay. Yun, parang nadaing. Unwanted tayo dito eh. May mga kandilarya nagpuprosesyon dyan eh. Na talagang ako, kinikilabutan talaga. Kahit magaling kang lumangoy, kahit anong kawag at padyak pa ang iyong gawin, pilitin mo mang humingi ng saklolo o isalba ang sarili mo, hindi siya titigil. Hanggang ikaw ay tuluyang mapasa kanya. Pwersa sa ilalim ng Wawa Dam na dumagit sa 40 katao sa loob ng nakaraan na 3 taon at humila sa kanila patungo sa kanilang kamatayan. Paano nga ba nabahira ng masamang balita at trahedya ang lugar na ito na kung tutuusin ay sentro ng kagandahan at kasiyahan? Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Talasan ang pandinig. Palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng mister. Itik sa likas na yaman ang lugar na ito sa Barangay San Rafael, Montalban, Rizal. Itinalaga itong National Geological Monument dahil sa mga naglalakihang limestone na matatagpuan sa lugar. Sikat din ito dahil sa dam na itinayo noong 1909. Ang tubig na naiipon sa dam ay umaagos sa Wawa River na siyang paboritong pasyalan tuwing sasapit ang Taginit at Semana Santa. Kilala rin ang lugar na ito dahil sa dalawang bundok na Mount Pamitinan at Mount Binikayan na siya namang pinagmulan ng alamat ni Bernardo Carpio. Yung bundok na yan, nag-uumpugan yan. Dadaan si Bernardo, maiipit, ginanyan niya. Sa kabila ng ganda at yaman ng lugar, isang misteryo ang dito'y bumabalot. Kasi ito daw ay palasyo. Pag mahal na araw noon, ganito, mahal na araw, yung bundok na yan, may mga kandilarya nagpuprosesyon dyan eh. Na talagang ako, kinikilabutan talaga. Mula noong 2007, 40 buhay na ang kinuha ng ilog na ito. Yung pag humuhuni yung wago, may mamamatay. Yun, parang nadaing. Isang babaeng nagngangalang Pandora na reyna umano ng kabundukan ang siya raw sa larin. Encantada, magandang babae yun. Mahaba ang buhok. Pero ang sabi ng matanda, maganda lang sa tingin nyo, pero pag kayo nagkisap-isap. Pangit yun.
Ang unang naging biktima raw ng mga engkantada sa bundok na ito ay isang lalaking naligaw. Nangahoy, naligaw, may butas. Sinundan yung butas hanggang nakarating doon. Nakapasok doon sa bundok, natagalan siya doon, nagkaanak. Puro babae, kaya yan, puro babae. Pitong panganay ang kailangan nila, puro lalaki yun. Gaya ng ibang kwentong bayan, iba-iba ang bersyon ng kwento kung sino talaga si Pandora. Isa si Bing sa mga barangay tanod ng Barangay San Rafael. Paminsan, doon sa balite sa taas niyan, mayroong isang babae doon, yung nakaputi siya. Umiiyak yan, parang humihingi ng tulong. Yun, napapakita yun kung maliwanag yung buwan. Yung si Pandora at saka yun, mukhang isa lang sila. Buong ano to eh, siya yung pinaka-ano dito eh. Siya yung pinaka-Raina kung tawagin nila eh. Intanto yun eh, dalaga siya. Nakagusto na sa kapwa natin ganito. Tapos mukhang hindi siya nagusto ng kagaya nating tao. Nabigo sa pag-ibig, yun, nagalit ganito sa kapwa nating tao. Kaya ganun yung gante niya. Yung gagawin niya, yung kukuha sa nang kukuha ng mga tao. Napagpasyahan naming imbestigahan ang sinasabing mahiwagang puno ng balete. So, mga ilan tao na huna aksidente dito? Taon-taon yan, naka... ano sa amin sa barangay, pinakamababa, 15-16. Kada taon? Basta mahal na araw. Mahal na araw. Ano naman yung cost ng mga aksidente? O parang hindi naman to parang dagat na may mga current, di ba? Parang... meron man, mahina lang. So, ba't ano yung cause siguro bakit maraming nalulunod dito? Marugan talaga nangunguha dito ano, yung kanto. Sige, so pupunta na ho tayo dun ngayon. Tingnan natin kung ano yung makikita natin sa ating investigation. So may kasama tayong mga Coast Guard and then dun tayo sa ilalim magsushoot. Ayon sa paniniwala ng mga taga rito, dapat iwasan ng mga panganay na anak ang pagliligo dito sa ilog lalo na kung mahal na araw at kung humuni ang kwago. Panganay ako sa aming magkakapatid. At panganay rin sa mga apo. Gayunpaman, susuungin ko pa rin ang ilog at haharapin ang kinakatakutang si Pandora. Pagkatapos ng halos isang oras ng pagsisisid, umahon na kami. Sa ilalim ng tubig, meron akong naramdaman. Kanina, nung nagsiswim ako, wala akong makita in front of me. Kaya nakaganon lang yung kamay ko sa harap ko. Bigla na lang lumitaw yung batong malaki doon. Kung wala yung kamay ko, I'm sure sasalpok yung mukha ko doon. Medyo maling untog lang talaga. Could knock you unconscious and you drown. May parts na 12 feet, may parts na 8 feet. So, pagganong-ganon rin siya. Marahil pa sa iba, si Pandora ay isang diwata sa isang kaharian na puros babae. Sa ilan, isa siyang white lady sa balete na bigo sa pag-ibig. Ngunit para kay Maylene, si Pandora ay walang iba kundi ang nilalang na kumuha sa kanyang kapatid. Nagtataka po kami bakit napakagaling niya po lumangoy. Siya nga po yung kinukuha ang tagapagligtas dito ng ano, yung mga nalulunod. Thank you.
Pero po, nung time na yon, hanggang tuhod lang yung tubig, pero nakakapagtakang malulunod siya na yung ulo niya ipapasok sa ilalim ng bato. Kaya naniniwala po kami sa sasabihan ng mga tao rito na ano, may kumukuha po ng buhay sa ito. Sanganay po namin sa lalaki yun. Hindi po na... Nandito po ako ngayon para imbestigahan ang misteryo dito sa Wawa River kung saan pinaniniwalaan po nilang meron pong isang inkantada dito kung saan taon-taon kumukuha po siya ng buhay. At kasama ko po ngayon si Kuya Raymond, isang paranormal expert po, at si Ate Maylin kung saan yung kapatid niya po na si Don, si Gilbert, tama po? Oo. Ay pinaniniwala ang isa sa mga naging biktima at kinuha ng inkantada. Ayon sa survivor castaway na si Patani Dano, bukas daw ang kanyang third eye. Kung totoo nga ang kwento ni Maylin tungkol sa mga kababalaghan sa lugar na ito, malalaman daw niya. Nararamdaman ko na meron kasi nga, di ba? Lumaki akong naniniwala ako na pag mga ganitong lugar, lahat ng lugar, meron talagang mga kababalaghan. Lalong-lalo na pag mga like ganitong lugar na alam mo yun, bundok, tapos maraming kahoy, and then lalo na pag maraming namamatay. Una nilang pinuntahan ang lugar kung saan di umano'y kinuha ni Pandora ang kapatid ni Maylin. Saan po ba eksaktong namatay yung kapatid mo dito? Dito sa lugar na ito. Diyan pumasok yung ulo niya. Kasi dati, yung lugar na to, mababaw lang siya, tsaka yung buhangin. Puro buhangin lang ang nandito. Wala to yung mga bato na to makikita natin. Kung makita niyo siya, ano posisyon niya? Nakadapa siya, tapos yung ulo niya nakapasok sa bato. Hindi makuha yung ano, napakaliit yung butas. So parang naipit yung ulo niya sa mismong ilalim ng bato? Naniniwala si Maylin na si Pandora nga ang may kagagawan nito. Kasi siguro nagalit siya kasi yung kuya ko nananagit kasi siya ng buhay. Eh yung kumuha sa kanya nanguha kasi ng buhay. Kaya siguro siya yung kinuha. Pagkatapos na nangyayari, nagparamdam pa ba yung kapatid mo sa'yo? Maraming beses. Kasi nung umuwi siya sa amin, nung inuwi siya sa amin, yung katawan niya malambot pa, parang hindi pa patay. Oo. Tapos nung ano, pinapawisan yung nakalagay na siya sa kabaong, pinapawisan yung mukha niya. Kadalasan nangyayari yun sa paglunod yung ano, kadalasan nadala nila yung... Ilang sandali pa at may nakita raw nakakaiba ang paranormal expert na si Raymond. Kung maanoy natin po ang camera banda doon sa may batong yun, yan, yung puting bato na yan, yan, may nakikita ko hanggang ngayon na isang bata. Payat ba? Kapatid? Payat na tayo ang buhok. Tapos medyo makinis yung balat. So medyo ang muka, kumbaga hapis. So... Yung may kapatid mo? Pero bukod daw sa espiritu ni Gilbert, wala na raw nararamdaman ibang presensya si Raymond. Wala raw doon si Pandora. Hindi ako masyadong convincido kay Pandora eh. Maaaring si Pandora, pwede yan sa mga bundok. Kung nasa tatay ng bundok, pwede ba yan? Sunod nilang pinuntahan ang kuweba kung saan nagsimula ang kwento tungkol sa mahiwagang engkantada.
Bandol. Maraming kwento siya, pero isa lang nalaman ko. Nung maliliit pa kami, hanggang sa nalakihan ko, meron daw babae na nirape dito. Tapos meron nakakita sa kanya, humihingi siya ng saklon, hindi siya tutulungan. Nilibot nila ang buong kuweba para malaman kung naririto pa nga ang espiritu ni Pandora. Nagpasya si Raymond na gumawa ng ritual. Special po ba yung kaman niya? Parang palang Biblia, ito lang ginagamit nila pang purify ng energy. Pwede pang alay, pero kanamitan sa simbahan mo ito makikita. Ginagawa natin ito para kahit pa paano maliwala sa paligid natin. So ayan, kung meron man mga hindi na data sa dandyan, at kasi babango din sa kanila ito eh. So kung makasak sila dito, maaaring eh, pag bumagat ito na sumiklab dito, doon meron ba siguro. Totoo kaya ang mga kwentong bumabalot sa lugar na ito? Magpakita na kaya sa kanila si Pandora? Ayon sa paranormal expert na si Raymond, sa pamamagitan daw ng ritual na ito, malalaman niya kung may kakaibang nilalang sa kuwebang ito, kabilang na si Pandora. Kapag daw sumiklab at nagapoy ang insenso, ibig sabihin daw nito ay may presensyang gustong magparamdam. Pero base sa ginawang ritual, wala raw si Pandora o kahit ligaw na kululuwa sa kuwebang ito. Engkanto talaga yan. Diyan sila sa kabundukan mananatili. Daanan ng tao, mahilap kasi sila sa tao yan. Hindi yan basta-basta nagpapakiramdam. Huli nilang pinuntahan ang puno ng balete. Ano yung pinto dun sa balete? Marami kasi yung kwento na naririnig doon. Merong mga white lady na papakita, mga duwende, kung ano-ano ang makikita. So, mas maraming kababalaghan doon compared doon sa mga unang lugar na pinuntahan natin? Mas marami. Kasi ang balete kasi, yan yung puno na tirahan ng mga hindi siya maanong nilalang, hindi siya kagaya natin. Hindi siya si Pandora. Malamang kasi yung ano pakalat-kalat kasi ang kaluluwa niya, pwede siya sa tubig, pwede sa kuweba, pwede rin sa mga kumpara. Ate Maylin, saan ba dito yung balite? Nandoon pa sa taas. As in malayo pa, mahirap ba dun nakita? Mahirap, masukal. Actually, bakit pa lang tayo, may mga nagmamadyag na. Unwanted tayo dito eh. Isang hamon ang binigay namin kay Patani. Gamit ang handycam na may night vision, iiwanan namin siya na nakaupo sa harap ng puno ng balete sa loob ng 30 minuto. Start. Okay. Limang minuto pa lang ang nakakalipas, may napansin na raw si Patani sa kanyang kapaligiran. May nararamdaman na po akong kakaiba. Hindi ko maintindihan kung anong uri ng feeling yung nararamdaman ko, pero parang medyo nakakatakot siya. Naririnig ko siya, tapos may maingay. Tapos yun, parang biglang tumayo ang balahibo ko. So palagay ko, hindi naman siya tao. Siguro nga, yun. So posibleng, yun nga, nagpaparamdam sila o hayop lang. Ano kaya yan? Parang hindi naman siya gumagalaw. Nararamdaman ko na meron talagang nakatingin. Alam mo yun, may ibang bagay na nakatingin sa'yo. Na parang nagmamasid sa'yo kung ano yung ginagawa mo.
At sagang naghintay si Patani. Hindi, bigla akong nagbablood kanina. Pero walang Pandora na nagpakita sa kanya. Tapos na po ang 30 minutes. Wala po. Dito po sa lugar nila, naniniwala po sila na pag pumunta kayo dito, dapat magbigay po kayo ng barya pag alis nyo. Para, yun, parang respeto sa kanila. Thank you! Tara na, Patani, tara na. Tsaka huwag din ang linganin. Dalhin po na itong upuan. Sa kabila ng mga kwento ng kababalaghan tungkol kay Pandora, bakit kaya naging mailap siya sa amin? Kasi may Ana Santa. So I guess, nagbibigay din sila ng respeto sa Diyos na kinikilala ng tao. Kaya nagkain doon siya yawi, pero nandiyan sila. Dagdag pa niya na malaki raw ang posibilidad na totoo si Pandora. At ang kanyang hindi pagpapakita raw ay maaaring paraan niya para protektahan ang sarili. Kailangan i-request mo yan kasi hindi lahat ng kento nagbibigay kagad ng pangalan niya. Hindi ganun kadali yun kasi alam nila yung danger involved. Baga ang pangalan nila, binigay nila sa isang tao. Na lalo na yung tao na ito may kaalaman. Sinasabing ang tubig ay buhay. Pero sa kaso ng Wawa Dam, ang tubig ay naging sanhi ng kamatayan. Pero totoo man o hindi ang mga kwento tungkol kay Pandora, dapat laging mag-ingat para ang peligro ay maiwasan. May mga misteryo bang nagaganap sa inyong kapaligiran? Meron ba kayong mga nakunang kakaiba na nais yung ipaimbestiga? Ipadala ang inyong mga kwento, video at litrato sa Misteryo, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. O i-email kami sa misteryo@gmanetwork.com. May mga bagay at pangyayari na sadyang hindi maipaliwanag. Pero hindi naman ibig sabihin na basta na lang tayo maniniwala sa mga haka-haka o kwento. Dapat mo itong patunayan sa sarili mo. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata, talasan ang pandinig, palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo.